Hello mga ka-members, magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik tayo para pag-usapan uli ang WISP. Alright? Ano ang pagkakaiba ng WISP at WISP Plus ng SSS at totoo ba na kumikita ng malaki ang aking pera sa WISP? Alright, so yan ang ating pag-usapan today. Alright, so riin natin maigi ang tungkol sa WISP at WISP Plus at i-clarify natin. Na rin natin. Ang nauna kasing video na in-upload ko before this about WISP was maraming hindi nakakaintindi dahil daw sa mas malakas pa daw ayon sa ating mga viewers ang background music kaysa nagsasalita. Paumanhin po sa inyong lahat tungkol doon. Ngayon, mas lalo na itong maintindihan dahil tatanggalin natin ang music background at mga taga-SSS mismo ang magsasalita this time. Kaya panuuran natin or panuurin natin ang kanilang panayam. But before that, if bago ka pa lang sa channel natin, pakisuyin i-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga video uploads. Okay? Okay? So, panoorin natin to. Atin nang i-welcome ang ating pananghuhit. Uhin, siya po ang Department Manager 3 ng Voluntary Provident Fund Department, si Attorney Marichelle Reyes. Attorney Mache, welcome Hello, po dito. Hello, iusap tayo. Mabuting araw po sa inyong lahat. Ayan, Attorney. Ayan, ulitin natin. Pakibati po yung mga audience natin, Attorney. Mabuting araw po sa lahat. Happy New Year po sa inyo and welcome to Usap Tayo. Yeah, thank you, Attorney. Okay. Lisa. So, Attorney Mache, ano po ba itong Workers Investment and Savings Program Plus o yung tinatawag natin na WISP Plus? Ang WISP Plus, Lisa, ay isang voluntary program kung saan ng ating mga SSS members, meaning pag sinabi nating members, merong at least one contribution at walang final claim dito sa regular SSS program, ay pwede pong mag-enroll at mag-save. Itinalaga po ito under RA number 11199 o ang SSS Act of 2018 kung saan binibigyan po ng instruction actually ang ating mga members at tayong lahat na mag-work, save, invest para po mag-prosper. So uulitin ko, kinakausap po tayo personally ng batas. Sinasabi po na kayo, SSS members, magtrabaho kayo at magsikap. Matuto tayong mag-impok at mag-ipon. And also, matuto tayong mag-invest para lahat tayo ay umunlad. Ganun po ang sinasabi ng batas. It's very personal, no? Ang kagandahan po dito sa WISP Plus ay any, kung kahit po anong declared amount po ng inyong income, ay pwede po kayong sumali at mag-contribute. Ang tawag po natin sa program na ito ay Defined Contribution Program. Dinidifferentiate po natin ito ano, sa regular SSS program na tinatawag na defined benefit. Para po makita po ninyo kung kayo po ay interesado sa buong guidelines ng program, pwede po kayong mag-refer sa circular number 2022-032. Ni-launch po natin ito noong December 15, so available naman po sa SSS website itong ano, circular na ito. Napakaganda po nitong programang ito. Very promising kasi may tinuturo tayong value sa ating mga SSS members, no, na bigyan po sila ng equal opportunities na makapag-ipon, no, para sa kanilang future. Attorney Mache, ano naman po yung difference nitong WISP Plus doon sa nauna na po nating na-launch na WISP? Oo, pag-uusapan natin nga ang WISP Plus, hindi natin pwedeng hindi natin maiiwasan na pag-usapan ang WISP at saka balikan ang regular SSS program. Katulad ng sabi ko kanina, ang difference po ng WISP Plus at ng WISP ay ang WISP ay mandatory program. Ang WISP Plus po ay voluntary program. Ang WISP po ay in-implement po natin noong January 2021. So, marami po sa mga empleyado at mga self-employed and voluntary members ang hindi pa masyado aware na meron po silang binabayaran na WISP contribution. So, yung iba, akala nila hindi pa sila marunong mag-invest.
So sasabihin nila, pag kami question sa mga tao, meron ka bang investment? Sasabihin ng iba, wala eh, meron lang ako siguro sa banko, parang savings account. Ang hindi nila alam na kapag nag-declare sila ng more than 20,000 na salary, ay meron na sila automatically na WISP contribution. So talaga pong meron na kayong investment. Okay? So ngayon, 'di ba, Lisa and Vanji, na nag-increase tayo ng contribution to 14%. So ang maximum na natin ngayon ay 30,000. So ang mga members po natin na nagko-contribute na more than 20,000 up to 30,000 ay meron ng WISP contribution ranging from 70 pesos up to 1,400. So kung ikaw ay contributing in the maximum, which is now 30,000 pesos, meron po kayo sa WISP na 1,400 every month. Okay, so at kung employed ka, ang pinakamaganda nito sa WISP ay ang contribution mo ay yung sharing is the same as in the regular SSS program. That's 9.5% for your employer and 4.5% sa inyo. Mm-hmm. So of the 1,400, 950 po ay sagot ng employer ninyo at 450 lang po ang sa inyo. So imagine the savings that you're getting. Ayun, so ang dami palang detalye nitong WISP, no? Pero gustong-gusto kong i-discuss, ipaliwanag mo to, attorney, itong WISP Plus. Excited ako dahil ano po bang layunin na to? Sino-sino yung mga target natin na members? Para gusto natin mag-invest eh. Gusto natin matuto mag-save, di ba? At syempre, ang pipiliin mong trusted government agency ay ang SSS na. So, attorney, ano pong layunin ng WISP Plus? Ang layunin ng WISP Plus is to encourage our members to, as I've said, no, sabi ng batas, save, invest. Save and invest. So, sabi natin, ang pakiusap natin sa inyo is magsipag kayo, magtrabaho. Para po meron kayong savings. Tapos, we will help you, sabi nga ni Vanji. Your money is with a government agency that has one of the best professionals, investment professionals. So, kung hindi kayo marunong, and even if marunong kayo, you can trust our investment professionals in the SSS na i-invest ang inyong hard-earned money. So, we will invest it para po, as I've said, para lahat po tayo ay umunlad. Correct, attorney. Isa pa, attorney, last year, syempre, nagbasagan na ng mga alkansya yung mga members. Pero, saan ko dadalhin tong pondo na to? Imbes na mga iba, di ba, mga nag-eat all you can, mga ganyan. Pero, dapat isipin eat din naman. Dapat isipin din ng members yung, syempre, iniisip, saan ko i-invest to? Anong magandang investment program ang pwede kong piliin? Attorney, pwede pa-discuss anong features ng WISP Plus natin? Madali bang mag-enroll dito? May mga documents ba dapat pirmahan? Yes, oo. Ang some of the best features of the WISP Plus ay ito ay principal protected. So ito ay specially para sa mga non-risk takers or mababa ang tolerance for risk. Di ba? Kasi kung mataas naman ang tolerance for risk, you know, you can always go to stocks, di ba? Sa trading. Pero dito, kung mababa ang tolerance niyo for risk, napakaganda po na investment scheme ito because it is principal protected. So guaranteed po yan ng SSS na poprotektahan po namin yung inyong kapital, na yung contributions na inihulog po ninyo sa amin. Okay? Another is that it is tax-free. Yun, maganda. Oo. Tontuwa din ako dun. So tax-free ito, no? Makikita natin when we have savings sa banko or sa other private investment companies, lagi naman kasi itong may tax. So with the SSS, tax-free po ang ating contributions and earnings. Yung earnings po natin. Also, we take advantage of the power of compounding. Pag sinabi natin compounding, yung interest, on, di ba may contributions kayo, yung mag-i-interest yan. Yung interest na yon dadagdag sa principal. So the following year, mas malaki na yung pera mo na mag-earn ng interest. So ang tinatawag po natin dito over a long period of time ay snowballing. Meaning, palaki siya ng palaki. Hindi siya parang consistent lang na tinatawag pag simple interest kasi parang yung interest nilalabas. Tapos yung capital mo, yun pa din. The same. So kunyari 100,000,
yung 100,000 ng 100,000 lang ang kumikita for a span of several years. Ito hindi. Mm-hmm. So, kunyari lang, kumita ng 1,000 pesos. So, 101, di ba? Mm-hmm. Tapos, the following year, mag-i-interest yung 101. Tapos, so on and so forth. So, mag-exponential yung growth niya. Yung principal. Yes, so. Yes, and then, one of the best features also is that we have made investing here affordable. So, ito po ay a minimum only of 500 pesos per payment. Pwede na po kayong maghulog, mag-contribute. Maganda po kung consistently na gagawin ninyo ito, make it a habit. Yun. Pero kung meron kayong more than 500, mas maganda, of course. But we're making it affordable to reach out to our ordinary members. And then, as I stated earlier, manage po ito ng professionals natin here in the SSS. Yun. So, sa mga members po natin na may konting ipon ho dyan, ayan, sumali ho kayo sa talakayan namin. Ang pinag-uusapan po namin ay ang Workers Investment Savings Program Plus ng SSS, na kung saan po kasama po natin si Attorney Machere. Yes. Lisa? Ako, thank you, Ms. Vanjie. No, napaka-interesting nitong WISP Plus. Ito malamang ang madalas na tatanungin po ng ating mga members. Magkano naman po yung, let's say, kikitain, no, nung kanilang sinave na pera po, no, under sa WISP Plus? Ako yung kikitain nito, Lisa. Ano, sabi nga ng ating mga professionals here, and even with the other investment companies, no, wala namang promises on the earnings. But we will make sure always that it is always higher than yung ordinary savings in the bank. Mm-hmm. But internally, of course, the target that our professionals would always want to reach is at least 6%. Mm-hmm. Okay, yun ang target. Mm-hmm. Okay, yun ang ini-aim natin. Mm-hmm. Okay, malaki-laki din po yung 6%. At ang tulad po na nabanggit ni Attorney Mache, ay principally protected and tax-free po, no? Yung sa WISP Plus. So, nako, sigurado, no? Ikaw, Ms. Vanjie, mukhang mag-e-enroll ka na soon. At ako din, mukhang mag-e-enroll na rin ako. Actually, yung ate ko, voluntary attorney. So, narinig niya yan. Sabi ko, uy, sabi niya, sali mo naman ako dyan. So, eto na, tanong mo na, Lisa, paano mag-enroll? Paano po mag-enroll sa WISP Plus? Ito na yung mga milyones ni Vanjie. Ilalagay na dito. Ate ko po, ate ko. Vanjie, ganito, ha? Ganito. Punta ka sa sss.gov.ph and make sure that you create your my.sss account. Okay? Advantage po sa inyo na mag-create ng my.sss kasi interactive po ito. You can view here your SSS contributions and your other concerns here in the SSS. Dito na rin po kayo pwedeng mag-transact with the SSS. So it's always an advantage po na mag-create kayo ng my.sss account ninyo. Not just for the WISP Plus. Okay? Now, assuming that you already have or you have already created your my.sss account, may 3 clicks lang po kayo na kailangan gawin. Sa my.sss account po, punta po kayo sa Services tab. In the Services tab po, sa dulo, makikita po ninyo yung Enroll in the WISP Plus. Pag-click nyo po yon, lalabas na po ang terms and conditions of the program. Basahin po ninyong mabuti. Pagka nag-a-agree po kayo, click po the I agree button. Yun na po. Pagkatapos po nun, Vanjie, enrolled ka na. So, pwede mo nang ilagay ang milyones mo. Yung tagpa 500 ko. Ayun. Attorney, 3 clicks. Gusto ko yung ano yes, yan. 3 clicks. Yung hirit na yan. Ano po yung 3 clicks na yun na gagawin sa enrollment? It is click the Services tab, the Enroll in the WISP Plus tab, and the I accept the Terms and Conditions tab. Ayun. So, dapat i-accept po, ah. Hindi lang po kiklik-klik. Accept po natin. Basahin din, ha? Basahin din mabuti. Opo. Attorney Machi, meron po ba tayong schedule? Parang scheduled po sa pagbabayad po nung kanilang WISP contributions. Okay. Lisa, kasi marami nagtatanong yan. Sasabihin nila, ina-assume nila that it's the same as o pareho ng pagbabayad ng regular SSS contribution. So, ang question ng madami, monthly din po ba to? So, the answer is no. Ang payment po o contribution in the WISP Plus ay pwedeng gawin anytime. So, meaning, pwede nyo pong gawing monthly. Maganda kung gawin yung monthly, isabay ninyo sa SSS contribution ninyo.
para din ma-feel ninyo that it's already a habit, ano, na nagsisave kayo every month. Isama nyo sa budgeting ninyo, consider it as an expense. Mm-hmm. So, ganyan. But, yung iba, katulad ni Vanji, may mga windfall yan, tsaka katulad ni Lisa din. Kung may natanggap na malaking pera, katulad nung sabi nila kanina, yung mga bonuses o yung mga nagbasag ng piggy bank, assuming na hindi nila pinambili ng ham, ay pwede na pong ilagay na diretso sa Wisp Plus. Tapos kung kunyari, windfall kasi, no? Meaning, minsan, parang one time big time. So, for the year, kunyari. So, once lang in a year, pwede yun. Pwede rin, basta nakatanggap lang kayo ng pera. Yung, meron nga kaming experience na twice a day. Siguro nakuha niya late yung... Twice a day? Yung, siguro biglang nakakuha ng pera. Ayaw niyang gastos eh. Nakita namin, hinulog na naman niya. Pwede. So, may ganyan experiences, no? So, nasa sa inyo po yun. Kung wala po tayong rules on that, basta minimum po of 500 pesos per payment. Wala po tayong maximum in the meantime. Ay, wala po tayong maximum. Except lang po, kung depende na lang po sa payment channel na pagbabayaran po ninyo. So, minsan yung iba kasi may mga limitations. Ano, kunyari, 50,000 per day. Ganon. Yun. Pero sa kanila na po na limitation yon, hindi po sa atin sa SSS. Ngayon po, kung magko-contribute, ready na po kayo mag-contribute kung kayo po ay employed member. Nagtatrabaho po kayo, may employer po kayo. Ang required lang po sa inyo is dapat po meron kayong contribution, at least one contribution in the last 3 months. So kung gusto niyo na pong mag-start mag-contribute ng January, basta lang po na may hulog na po ang employer ninyo sa inyo ng December, November, October. Last year, pwede na po kayong mag-contribute in the Wisp Plus ngayon. Mm-hmm. Kung kayo naman po ay self-employed at voluntary member or OFW, ang requirement po is dapat po may contribution kayo for the current month. Mm-hmm. So ngayong January, katulad po ni Vanji, gusto na niyang mag-enroll at ihulog yung million 500. Niya. 500 kailangan po, isabay na po niya yung contribution niya in the SSS. Mm-hmm. Yun. So, pwede siyang magbayad ng SSS contribution niya for January plus the Wisp Plus. Ayun. Ang saya-saya. So, sa mga members, no, tingin ko, at direct, ang dami na nagpapadala ng mga questions, no, yung may mga sobra po na 500 kada buwan, ayan, pasok niyo po sa Wisp Plus, no, mga low takers nga, di ba, attorney ang tawag mo, doon sa mga investment po, yung mga, ang goal ngayon ay pumasok sa mga investment, ayan, salin niyo po ang Wisp Plus ng SSS. Okay, so malinaw na sa atin lahat ang tungkol sa Wisp at Wisp Plus. Kung may katanungan ka pa, i-comment mo yan. Alright? Have a wonderful day and stay safe, everyone.